Good morning, good afternoon, good evening. Alrighty, so i-share ko lang yung my honest experience sa Sitaw. Magkano yung capital ko na ano ko na Sitaw at magkano yung future ko na aim or goal ni Sitaw. Okay, so before ako nag-start, nanood ako ng maraming vlog sa YouTube, sa nanood ako sa Sitaw mismo na website, nag-research ako at saka inintindi ko yung paano yung proseso ni Sitaw. So it's not new to me yung e-commerce kasi meron akong mga online store din, meron akong Shopee at saka meron din akong Etsy. So and then may nagsabi sa akin ng kaibigan ko na oh, may dropshipping itong sa Pinas na ano, Sitaw. So inano ko siya, nag-due diligence ako. So binerify ko, inano ko siya. So may mga pros and cons, So hindi siya lahat naman ng business talaga may risk eh. So itong Sitaw para lang ito sa mga tao na ano, open-minded at saka yung high risk, yung risk tolerance nila is mataas. That means na pwede kang, lalo na yung mga taong nagsusubok na magnegosyo, yun yung mga high risk tolerance, yung mga tao na nagsha-shopee, na mga tao na kumikita ng mga iba sa mga online na ano. So kung ikaw ay low yung risk appetite mo, ibig sabihin pag yung takot ka sa mga ganito na mga type na business, hindi to para sa iyo. So hindi to para sa iyo. So pwede ka doon sa mga business lang na slow lang na ano, or trabaho lang. O pwede, iba-iba kasi yung tao eh. So there's nothing wrong naman diyan. Pero yung mga tao na same open-minded, sama baka may katulad mo na nito kasi napanood mo to dahil nakahanap ka rin ng siguro ng passive income or saan lalagyan yung pera. So my honest opinion and experience, magkano yung inano ko ni Sitaw. So ibale, nung pagpanood ko ng mga video, ang sabi nila ang daming orders daw, ang daming orders ni Sitaw. So kaya yun yung isang red flag, bakit ang daming orders ni Sitaw. So ang explanation naman ni Sitaw, pag pumunta ka sa website lang, mayroon sila mga answer, question and answer doon. Kasi international si Sitaw. So as a seller din, nakikita ko na iba-iba yung nag-order, may Japan, may iba-iba sa international siya. So sabi ni Sitaw parang third party daw sila na mayroon silang wholesaler, tapos yung parang second party sila, tapos yung mga seller tulad sa mga dyan na nagsisell ng Sitaw is parang third party lang. So sila yung nagpa-fund, si Sitaw yung nagpro-provide ng platform at saka kumikita doon sa Sitaw every purchase ni seller, may porsyento doon si Sitaw. At the same time, ang ibigay ni Sitaw 7-12% yung top up. So ang pinakababang price na kukunin mo like tag 200 lang, may 7% yon. As long as makukuha mo yung processing rate ni Sitaw na 55%. Yung 55% naman is kailang, for example, may 100 na orders, 55 yung ma-process mo. Pero pag hindi mo yun kaya, sabi naman ni Sitaw, bibigyan ka ng warning ni Sitaw, ang daming email, pero hindi naman yata i-close ni Sitaw as long as active ka nagpipick up. Okay? So yung first week ko, nagsimula ako ng may pira ako na 20,000. So, yun yung honest opinion ko, 20,000. So, naubos yung 20,000 ko in just wala pa, mabilis lang siya, mga ilang araw lang. Pero before doon, kinukompute ko na, nagplaplano na ako. So, dapat kung ikaw ay magsubok ni Sitaw, dapat iplaplan mo rin siya. Huwag ka lang bara ng bara na hindi mo na plan kung anong gagawin mo. So, kibale, inastudyahan ko na yung Sitaw, yung delivery daw nila is approximately 15 to 17 days. After ma-deliver, mag-ano pa pala si Sitaw, may 3 days pa pala siya na bago ibalik yung pira mo from freezing money. So parang may
yun yung process ni Sitaw na 3 days more pa bago nila ibalik yung pera mo after ma-delivered. So approximately 20 days. So yung sa akin, nag-receive ako ng balik ng pera after around approximately 20 days. So yung budget ko una, kinocompute ko 50,000. Kasi ganito kasi yon. So yung 50,000, pag i-divide mo yan ng 20 days, 2.5 per day yung pickup. So yun lang yung maximum ko. Hindi ako nag-i-exceed ng 2.5 per day yung pickup ko. Kasi nung una, nung nagsubok ako, 20,000 yung una ko. Kung ibuhos mo talaga yung 20,000 mo, maubos yan ng ilang araw lang. Kasi sa maraming orders si Sitaw eh. May time na kukunti, may time din na marami. So yung pag-try ko unang few days ko, andami siyang order. So yun, parang na ano yung 20,000 ko ilang araw lang. So hanggang nagdagdag hanggang nag 20 days siya na nakuha ko yung 50,000. So yung first devaluation ko, failed talaga ako noon, 35% lang ako. So wala akong pakialam kasi part of my plan yun na hindi ko habulin yung 55%. Kasi nga, kailangan ko lang i-test yung water sa i-test ko lang yung proseso, paano siya gagalaw, paano ako mag-send ng pera. So trinay ko na different ways. Nag-send ako ng from my GCash to my Sitaw, from bank to Sitaw, from my Shopee ako, paano ko siya transfer to Sitaw. So hindi naman siya direct, pero may mga way. So kaya ko siyang papasukan ng pera kahit wala akong bank sa Pinas. So yung sa Shopee ko na store, yung kita ko sa Shopee, nireinvest ko sa Sitaw. Okay, so sinend ko siya sa GCash to GCash din Sitaw ulit. So may natutunan ako ng procedure kasi first time ako nag-take profit sa Shopee ko rin eh. So ganun pala. So may natutunan ako na procedure. So wala namang hindi matutunan eh. So yep, ganun. Yung plan ko is nag maximum lang ako ng 2.5 kasi nga 50,000 lang yung initial na ano ko ni Sitaw. So yung 2.5 na yun, kung araw-araw kang mag-pick up, so yung plan ko, hindi ko yun gamitin yung vacation mode. Kasi yung kinocompute ko siya, kung mag-vacation mode ka ng 7 days, instead mag-pick up na ako ng 2.5 doon. So 2.5 times 7, magkano ba yun? 1,000, 2,000, 3.5. So every 1,000, kung mayroon kang ilagay mo lang na 6% kasi hindi mo nakuha yung 7%. So mayroon kang 60 peso per 1,000. I-times 7 mo yon. So ano yon? Kano na ba yan? 6 times computein mo lang, basta yun. So kinocompute ko siya, kahit pa 6% yung makukuha ko, as long as mag-pick up ako araw-araw consistently, mas malaki pa yung magigain ko kaysa mag 7% ako pero hindi ako naka-pick up ng 7 days. So yun yung strategy ko. So I don't need holiday mode kahit pa hindi ko makuha si 7%, 6% lang ako, pero araw-araw ako nagpi-pick up kasi yung 7 days na yun, kung i-compute ko, mas malaki pa yung mawawala ko na hindi ako maka-income for 7 days kaysa magpipick up ako. So why? I will not use my vacation mode na lang. So yan, ganyan yan. So kung ikaw ay nagplaplano ng magsisitaw at saka nag-iisip ka magkano yung puhunan mo, number one is yung pira talaga na gamitin mo dito is dapat extra money lang. Wag mo ibuhos yung pira mo dito lahat. Kasi lahat ng online business may risk yan. Kahit ikaw nga magmamanage mismo sa business mo, may risk yan. So ang advantage lang kung tayo yung nagmamanage sa business natin, hawak natin talan kasi mayroon tayong full control. Itong Sitaw, wala tayong full control ito kasi kumpanya siya, hindi siya nag-sailor lang tayo kung anong mangyari ni Sitaw in one day, mabankrap ang Sitaw, which is possible. What I mean is it happened to other company na. So is that possible also to Sitaw na it could bankrupt one day? Hindi naman siya perfecto kahit nga malalaking kumpanya na mababankrupt yan. Huwag kang maniwala na sinasabi na hindi, walang chance na mababankrupt. Hindi ko sinasabi na mabankrupt si Sitaw, but what I mean is lahat ng kumpanya may
chance of failure yan. But the thing is, pag open-minded ka, pag hindi ka rin magsubok, baka maano mo yung oportunidad. Yun yung ano ko, maiwanan ka sa oportunidad din. So, sitaw, pag may gusto kang kuhunan, kung may 20,000 ka lang, at saka at yun yung papaikutin mo, definitely kulang yan. Hindi yan kaya ang ano 20,000. Kasi wala namang sikreto dun eh. Madali lang naman sabi nilang ano yung secret. Wala, walang sikreto. Mag-pick up ka lang ng pinakamurang orders mo at saka stick to your plan ka lang na dapat hindi ka lumagpas ng ganito. Kasi pag lumagpas ka ng for example, nag-pick up ka ng isang araw 10,000, kinabukasan wala ka ng pera, mahaba pa yung 20 days pa yung iikot ng pera mo eh. So, dapat everyday kang mag-pick up para active seller ka. At saka, after 20 days naman, araw-araw may pumapasok na sa pampreasing wallet mo, to wallet mo, para yun na rin yung ibalik mo as puhunan. So, yung aim ko is one day, lalagyan ko siya ng 200,000. Bakit 200,000? So, ganito yung goal ko in the future. So, ngayon, hindi pa. 50,000 lang muna. I will need to test the water lang muna, i-ano ko lang muna, at saka pag confident na ako na may extra pira na ako na para dito sa sitaw, mag-rest ako ng 200,000. Bakit? Ito yung plan ko. Every day magpipick up ako ng 10,000. So in 20 days that's 200,000. Okay? So pipiliin ko yung 10% na product. Okay? Mag-request ako ng less exposure sa shop ko. Okay, so kahit mag-request ka ng less exposure, pwede ka pa rin pasukan ng maraming orders. So anyway, kung 10% 'yon, pag hindi ko 'yon makuha yung 10%, bababa ako sa 7%. Okay? So mayroon pa rin akong 7% per day. So 10,000 ko. Pag mayroon akong 10,000, 7% per day, mayroon akong 700 per day doon sa 200,000 ko na puhunan. So, makareceive lang ako ng 700 per day doon after 20 days. Kasi nga, ganun yung competition ni Isitao. Approximately 20 days kang maghihintay. Okay? So, yun. Every day akong pick up, mayroon akong 700. Kasi iniisip ko, kung magnegosyo ako ng 200,000, for example, babuyan, manukan, ano pa yung iba nga pwede natin, ano, mga plantation, okay din, walang problema. Okay, so less lang ang exposure, wala kong gagawin masyado ni Sitaw. So nagpasok ko sa platform ni Sitaw, nagpapanda ko ni Sitaw, si Sitaw yung nag-deliver lahat, siya yung naghintay lang ako ng 7% ko. So hindi ako bumili ng feeds, kung nag-ano na ako ng baboy or manok. So same din, may risk din siya. Kahit nga magbababoy ka, pag magkasakit yung lahat ng baboy mo, lugi ka rin. At saka ang mahal ng feeds, saka ang alam mo ba yung feeds ngayon ng manok at baboy, parang nagsusurrender na yung mga rag racers at saka yung mga backyard lang sa sobrang mahal ng feeds. Kung ikaw ay nagbababoy ngayon or nagmamanok, alam mo to na sobrang mahal ng feeds, kukunti lang yung magigain mo. Which is for me, that is more risky than sitaw. Okay? Because at least sa sitaw, pag 20 days, after 20 days, parang nagbibinta na ako ng sa 10,000 ko, kung mayroon akong nagpipick up ako ng 10,000 per day, parang mayroon akong 700 per day na gini-gain. So which is very good. It's a win-win situation. Si Sitaw yung walang pira si Sitaw. Si Sitaw lang yung nanghihingi ng fund. Siya yung nagde-deliver, ng process sa mga parts. Siya yung nag-advertise. At the same time, may bumalik naman sa akin na 7%. So, it's a win-win. So, end of the day, it's your decision. At huwag kang pumasok talaga sa Sitaw pag hindi ka open-minded or hindi ka
yung pira na ilaan mo dito is willing to risk lang. Huwag kang, kahit saan negosyo naman, willing to risk na pira yon, pwede yung mawala. Ang importante na hindi ka mabuang, hindi ka mapraning, hindi ka masyakoy pag ano mang mangyari sa business na ito. Okay, so hindi ko kayo hinihikayat na pumasok kayo sa sitaw. But pag ikaw ay open-minded, baka same as me na naghahanap ng ibang pagkikitaan, explore mo. Try mong estudyahan si sitaw. Kasi okay yung ano niya. Kasi sa Shopee, may Shopee ako. Mag-advertise ka sa Shopee, magbabayad ka, ang mahal. $200 mo, ilang click lang yon. At saka, baka depende yon sa ano sa product mo sa Shopee. So, ikaw yung magbabayad sa advertisement sa Shopee, sa iyo yung product, ikaw yung mag-create sa product mo, ikaw yung mag-ship, pag masira pa yon, pag hindi pagdating sa customer, may sira, mabasag, may ano, wala, walang mag, pag hindi yon na-refund, sa iyo yon. So at si sitaw, siyang bahala lahat. But end of the day, yep, take full responsibility talaga, due diligence talaga. But hopefully, sitaw will help more people na sealer. Hopefully, sitaw is not a scam. But for me, they have proven na maraming naka-receive sa kanila. May mga warehouse sila. But anyway, we don't know what the future with sitaw. Okay, so take full responsibility. Huwag kang mag-chewin lang na half yung hindi ka masyadong nakaintindi. At saka baka mag-expect ka nga yung puhunan mo madali lang siyang makabalik or ganito. Dapat alam mo yung procedure or process ni sitaw na 20 days approximately bago bumalik yung pira mo. At saka mas maganda araw-araw kang magpipick up. Kung kukumputin mo yung ROI ni sitaw, siguro nasa kinukumpute ko nasa mga 7 months pag palagi mo lang i-reinvest mo lang yung ano mo. Kung mag-take profit ka naman araw-araw, nasa mga 10 months pag 7% ka. Pag 10% ka, nasa mga 7 months lang. So not bad. We'll see how sitaw will go, but so far improving naman sila. Then happy unlearning. So i-unlearn natin yung mga negative na bagay at saka mag-learn tayo ng mga bagong positive para may progress tayo sa buhay. All right, so enjoy, happy unlearning, babu.